Horror story time! Alam ko, na-miss nyo to. Naniniwala ba kayo na yung mga taong nasa kabilang buhay na o yung mga kaluluwa na ay maaari palang magkagusto sa ating mga nabubuhay pa? Ito nga pala yung nangyari sa dati naming kasambahay noon. So itong si Ate M, masipag siya at masayahin at hindi rin siya matatakotin. Nanonood din siya palagi ng mga horror story time ko at hindi naman daw siya natatakot. Kasi daw, malakas ang kanyang faith. So may isang beses kasi na iwan namin siya sa bahay. Before that, nagbibiroan pa kami tungkol sa buhok niya. Kasi sabi ko, Ate M, ang haba ng buhok mo, no? Naalala ko dati nung may nagkagusto sa akin na kapre. Oh, nakwento ko na rin sa inyo yon. Doon yung nangyari sa UP. So yun nga, sabi ko, buti na lang Ate M sa lugar nyo, sa Antique. Hindi naman ata uso sa inyo yung mga kapre kasi ang haba ng buhok mo, buti walang nagkakagusto sa yung kapre. Tapos sabi niya, wala naman daw kasi nga meron naman daw siya mga panangga, ganyan. Hanggang sa biglang nagpagupit tong si Ate M. Natatandaan ko pa noon, galing ako noon sa labas, then pag uwi ko, talagang pinakita niya sa akin, sabi niya, Ma'am, tingnan mo yung buhok ko, nagpagupit na ako, o ganyan, ganyan. So ako naman, nagandaan ako sa gupit niya, bagay sa kanya. And then sakto, bigla kaming umalis noon at naiwan nga siya. Habang nasa Bulacan kami ni Romeo, medyo may na-feel ako na parang may nangyayari sa bahay na hindi ko alam. Alam niyo yung ganong instinct na parang ang pakiramdam mo is may nangyayaring kakaiba sa bahay pero hindi ko alam kung ano yun. Basta ang alam ko, hindi siya maganda. At hindi nga ako nagkamali sa instinct ko na yun. Kasi pag uwi namin ni Romeo galing dun sa Bulacan, dun na kinuwento ni Mama na itong si Ate M nga daw, bigla daw nagsisigaw sa kwarto at sabi niya, meron daw siyang nakitang malaking anino na nakabantay daw sa tabi niya habang natutulog siya. Take note, si Ate M po ay natutulog sa taas ng double deck. Sabi sa akin ni Mama, nagpaalam daw tong si Ate M na magpahinga dahil daw biglang sumama yung pakiramdam niya. At ilang minuto pa lang daw na nasa kwarto tong si Ate M, bigla nga daw ito nagsisigaw. As in yung sigaw niya talagang, Mama, may tao, may lalaki. Talagang nashook si Mama na parang akala niya talaga nung una meron daw nakapasok sa bahay namin. Dali-dali naman itong umakyat si Mama at binuksan yung ilaw ng kwarto ni Ate M. Sobrang takot na takot daw talaga si Ate M. Tapos dinala siya ni Mama sa sala para tanungin kung ano may nakita niya. Comment po yung part 2.